Gusto niyo ba ng balloon magic? Ay, gusto ko yan. Balloon magic? Okay. Kita niyo ito. Okay. Ito na siya. O, di ba? Nawala yung amin. Oo, lamit. Pababalikin ko siya. Oh! Wala! Wala! Wow! Magic nga! So, ang science sa likod ng balloon magic ay physics. May hangin ang balloon, di ba? Naka-seal para hindi siya makatakas. So, tinali natin yung rubber balloon. Mm-hmm. And then, nung kinuha ko ng isang kamay yung balloon, actually, ginagawa ko yun, pinapress ko siya, tinutulak ko siya para lumipat dito sa ibabaw. Like instant? Bakit kaya? Using a rubber balloon, kailangan natin i-stretch, i-pull. Parang hindi na siya normal na parang balloon. Parang deformed na siya. Tapos dito rin sa upper part. Same. Ganun din. And then, yung pump natin. So, ayun! Diba? Ganun lang pala yun! Diba? Galing, Kuya Chris! Lumilipad-lipad siya! I believe! Ang klase ng lobo na ginamit natin ay tinatawag na modeling balloon. Dahil ito yung ginagamit para gumawa ng balloon animals. Dahil ang lobo ay gawa sa rubber latex, isang elastic material o bagay na pumabalik sa normal shape after nito ma-stretch. Sa ating magic trick, nakita natin na paulit-ulit na ini-stretch yung low part at top part ng balloon. Dahil dito, nagkaroon ng deformation o pagbabago sa characteristic ng material. Kaya nang lagyan ng small amount of air ang balloon, nag-inflate o lumobo yung deformed na part. And of course, sa paglagay ng pressure, nagagawa nating itulak at palipatin ang air sa loob ng balloon. At dahil ang balloon magic ay may kinalaman sa structure ng matter, o kung paano kumikilos ang material ng lobo at hangin, physics ang science na may kinalaman dyan. I believe...